Kumusta mga amigo? Marami nga ang dramang nangyari sa kapuna ng Los Angeles Lakers. Siyempre, sa maagal nilang pag-exit sa NBA playoffs at sa mga injuries na nangyari sa kanila, lalong-lalo na sa kanilang dalawang superstar. Nagbigay naman na napaka-emosyonal na pahayag si Mark Gasol sa kanyang dahilan kung bakit pumirma siya sa Los Angeles Lakers. Yun nga daw ang bigyan ng karangalan ng kanyang kapatid na si Pau Gasol na naging malaking parte ng 4-4 and Gold at nanalo ng back-to-back championship noong 2009 to 2010 kasama ang late legend na si Kobe Bryant. Sabi ni Mark na pumunta nga daw siya sa Lakers na may kaisipang i-enjoy ang bawat segundo nito at maunawaan ang karangalan na masuot ang jersey ng Lakers. Alam niya daw kung gaano ito kahalaga sa kanilang pamilya, lalong-lalo na siyempre sa kanyang kapatid na si Pau Gasol. So para kay Mark Gasol, ang mapabilang sa Los Angeles Lakers ay isang karangalan mga amigo, ganon kataas ang pagtingin niya at respeto dito sa Los Angeles Lakers. Samantala ang kanyang kapartner naman na isa din sentro ng Los Angeles Lakers na si Montrezl Harrell ay may malaking parte din sa pagsimula ng season. Ngunit sa pagkakuha nga ng Lakers kay Andre Drummond ay unti-unti nagbago ang lahat. At ang masakla pa dyan, sa postseason ay nagkaroon siya ng dalawang DNPs sa Game 2 at Game 3 at na maglaro naman siya ay masasabi natin na garbage time na lang mga amigo. Medyo weird ang nangyari ito kay Montrezl Harrell. From 6th month of the year, biglang parang naging 12th month of the year mga amigo ang kanyang naging role dito sa kapuna ng Los Angeles Lakers. Naging vocal siya sa kanyang pakiramdam sa social media at sa exit interview ay sinabi niya na hindi naman daw siya nagre-reklamo. Pumupunta nga daw siya araw-araw para gawin ang kanyang trabaho. Ginagawa niya daw kung anong hiningi sa kanyang gawin at ginagampanan niya daw ang kanyang trabaho mga amigo. Kung pag-uusapan daw ang kanyang future ay wala daw siyang masasagot dahil kakatapos pa lamang ng season. Basta para daw sa kanya ay pumupunta nga daw siya para gawin ang kanyang trabaho at kapag tinawag ang kanyang number para maglaro ay ibibigay niya daw ang best ng kanyang ability sa laro at hayaan ang lahat sa loob ng court. Sa mga sinabi ito ni Montrezl Harrell ay halatadong dismayado siya mga amigo sa naging role niya dito sa kapuna ng Los Angeles Lakers. Samantala sa huling balita naman tayo mga amigo, dinetalye nga ni Juan Toscano-Anderson ang naging encounter nila ni LeBron James habang siya nagbabantay dito sa play-in games. Sinabi niya ang lahat nang maging guest siya sa The Real One Podcast. Pumunta nga daw siya sa laro na iniisip na parte siya nito at unti-unti nagkakaroon ng confidence. After nga daw ng laro nila kontra sa Phoenix Suns ay kinausap siya ni Chris Paul at sinabihan siya nito na nire-respeto daw siya nito mga amigo at nire-respeto niya daw ang isang aso. Alam daw nito ang kanyang kwento kung paano siya nakapasok sa liga at narinig niya daw ito mula kay Kevin Durant at James Johnson. Kaya naman na magkaharap sila ni LeBron James ay sinabi niya sa kanyang sarili siya siyang membro ng Warriors at siya nga daw ang lumalabas sa scouting report na player na kailangan nila. Si GTA ang nagkaroon ng task na bantayan si LBJ at tinatrustok niya nga daw ito mga amigo pero nagalit daw siya sa kanyang sarili dahil hinayaan niya ito maka-score sa kanya instead na ipaul niya ito. Pero sabi niya sa kanyang sarili na si LeBron nga daw yon ang best player in the world. Ngunit pinalakas niya muli ang kanyang loob at muli niyang trinastok si LeBron James at sinabihan niya daw ito na kailangan maka-score ito sa kanya. Kailangan daw ipakita nito sa kanya mga amigo. Pero ayun nga, na-escoran muli siya ni LeBron James at habang pabalik na daw siya sa kabilang court ay sinabihan siya nito, "Man, great defense but I'm the best player in the world." So trinastok nga din siya ni LBJ at pinaalala sa kanya na ang binabantayan niya ay ang best player in the world. So yan lamang ang ating NBA updates for today. Hanggang sa muli. God bless.